Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Raffy Tulfo, matapang na kwinisyon ng PCSO. Sunod-sunod na pagkapanalo sa Lotto, paiimbestigahan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na pagdinig ng Senado patungkol sa electronic Lotto ng PCSO, Senator Raffy Tulfo hindi na nakapagpigil pa at buong tapang na kwinisyon ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang sa mga naunang pagdinig ng Senado sa PCSO, tila kumulo na ang dugo ni Senator Raffy Tulfo dahil sa tila pagkibit-balikat noon ng mga opisyal ng PCSO sa ginawang patawag na pagdinig ng Committee on Games and Amusement sa Senado patungkol sa plano ng PCSO na pagtanggal di umano ng mga Lotto outlet para palitan ng electronic Lotto games. Kaya pinagsugpina ng Senado noon ang PCSO chairman na si Johnny Cua at ang general manager na si Mel Robles dahil sa makailang beses na hindi pagsipot nito sa hearing na layong imbestigahan ang integridad ng ahensya. Ngayon sa pagharap ni Senator Raffy Tulfo at ang general manager ng PCSO na si Mel Robles sa pagdinig sa Senado, sinabi nito na kapag hinilingan kang dumalo sa pagdinig, kailangan mong maglaan ng oras para dumalo sa pagdinig. May tinatago ka ba sa mamayang Pilipino? Tanong ni Tulfo sa opisyal ng PCSO. Inalakay agad ni Senator Raffy Tulfo ang mga sabi-sabi na may pinatamang tao si Mel Robles na kung saan ay kakilala niya di umano ito dahil nag-invest ito ng 30 million pesos para tamaan ang 690 million pesos jackpot prize noong nakaraang linggo. Kaya Senator Raffy Tulfo, sinabi na gagamit siya ng private investigator para malaman ang katotohanan ukol sa usapin na ito. Bagay naman na hindi na masagot ng PCSO General Manager na si Mel Robles. Binuksan rin ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ang usapin patungkol sa viral picture na kumakalat na nilabas ng PCSO. Ito ay patungkol sa edited picture ng nanalong babae. At dito na nga inamin ni Mel Robles na totoo na edited ang picture at sinadyang i-edit ito dahil sa concern issue katulad ng kaligtasan ng nanalo at para maitago ang totoong identity nito sa publiko. Binigyang pansin rin ng senador ang tila pagkasunod-sunod at madali ang pagkapanalo sa Lotto na hindi naman nangyayari noon. Totoo kaya ito mga kababayan? Nang lumabas nga ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maybe there's a hocus pocus in that Lotto. Pwede nilang lutuin kung sino ang peking mananalo. You might agree or disagree. Lahat ng sugal ay may daya. Ay nako, ang daming palusot nitong si Mel Robles. Talagang kaduda-duda lahat yan, pakana ng PCSO. Biro ang bilis ngayon manalo. Samantalang noon ang hirap manalo. Sigurado yang may kasabwat sa Senado yan o kaya sa Kongreso. Hindi maglalakas ng loob yan kung walang senyas. Dapat sa mga ganyan bitay ang parusa o kaya'y buwagin na lang ang PCSO. Tandaan po natin si Senator Raffy Tulfo ay ayaw ng nanlalamang sa kapwa-tao. Maraming Pilipino ang tumataya sa Lotto tapos dadayain nyo na parang sasadyain na kung sino ang gusto nyong manalo, yun ang papanalunin nyo kasi ang laki ng ini-invest sa inyo. Nakakapagtaka nga eh, sunod-sunod yung tumatama ngayon sa Lotto. Sana nga totoo yung nananalo. Kasi kung titignan yung winning percentage nung nakaraang taon, eh once in a blue moon yung mga tumatama. Unquote. Senator Coco, nakakapagtaka nga. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO. Especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po doon sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. So, I think the PCSO is at liberty to reveal to us na yung in-increase na po yung mga jackpots, in all those games, available na yung online betting.
Yes, Your Honor. Kaya, meaning to say, nung when si 642, all of, ang minimum niyan, and what's the usual minimum ni 642? Or maximum jackpot pala? 5.9. Ah, minimum, minimum ba? 5.9 po. Mr. Chair. Bakit talangan yun? Hindi, yung publisher ko makasingit lang. Ah, yes, yes. Okay. Yung sabi niya this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from E-Lotto? Hindi po. Last night lang po yung E-Lotto. Ilan po yung tumama sa E-Lotto out of this 1, 2? Isa lang po, yung kagabi lang po. Kagabi lang. Okay. What game yun? Yung kagabi? 655. 600 million kasi yun. Senator Coco. Quick na lang, Senator Coco. Okay. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, eh yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, in-edit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailang palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. We're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po yan. Tunay na tao to. Tunay na tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng tao to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, lahat po on record yan, kung susubpinan nyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Given on the part of the Senate, limitado yung mag-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pa ang source ng leakage. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niya, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a public private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumito na hindi, sabihin ko rito na hindi related talaga yung legit winner niya. You agree, sir? Very good. Okay, Senator Coco, meron kayong gustong idagdag. Siguro, bumalik tayo ngayon dun sa komisyon na 14% na sinasabi in the first place, bawal yung komisyon. Now, sabi nyo, hindi naman naglagay kayo ng cap na 14% dahil kailangan magkaroon nga ng cap. Dapat, hindi nyo kinonsider that as commission. Very explicit po kasi na bawal ang commission. Now, ang sinasabi nyo, hindi po commission kasi nga po, yun ay para i-recover yung mga gastos, etc. Pero sa contract po, sir, lumilitaw po na yun ay payment as commission, yung 10 million. Ito po, payment of sa 13. So number 13 po, payment of commission, a 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Oh, you entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing na sinasabi naman po ng OGCC, hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given.
Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period. And yet, dito po sa kontrata, sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's a violation of the law. And this is tantamount to graft and corruption, sir. I don't know, maaaring hindi po kayo makakasuhan dito. Maaaring mga kasamaan po ninyo pwede makasuhan dito ng graft and corruption. Kung sino man po mga pumirma dito, sino man po ang nag-instigate ng nitong kontratang ito. Graft and corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito pong kontratang to. Dami pong butas. Mr. Chairman, if I may. Yes, sir. I think the guidance is for us to have a reasonable cost. So we will have to determine din talaga yung reasonableness ng cost nila. But as I've said, we're putting a cap on that. I understand, sir. I understand. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo, payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Hindi po bawal. Pero yung payment of commission, bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Ito po, very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat during test run, there's no such thing as commission being paid. Di ba, sir? Maaaring nga sabi ko, maaaring hindi ko makakasuhan dito. Pero yung mga kasamahan mo, maliwanag pa sa sikat na araw na may kaso pong graft and corruption. Attorney Francis Julius Romeo Del Valle, ano sa tingin mo? Let's talk about 14% commission. Huwag ka na magpaligwiligwi pa, sir. Straight to the point po. Yes, Your Honor. If I may, as stated in the OGCC opinion, the PCSO may not charge any commission, may not receive any consideration or commission except for reasonable or recovery of reasonable costs. Exactly. Your Honor. So therefore, dito dapat sa kontrata nakalagay payment of recovery, not payment of commission. You agree, attorney? Sir, if PCSO can justify that 14% constitute reasonable costs, then that's the... No, sir. I'm talking about what's stated in the contract. Come on. Sir, lawyer ka, di po ba? All right. There's a big difference between payment for recovery and payment commission. Yung payment for recovery, wala tayong problema doon. Kasi pinapayagan naman yon. Pero yung payment of commission, hindi pa pinapayagan yon. Pero nilagay nila din sa contract na dapat, in the first place, wala sa kontrata to. Yung paglagay nila doon sa kontrata, nitong payment of commission, may violation agad, sir. Do you agree as a lawyer? Your Honor, subject to the rules and regulations of the Commission on Audit, to audit the commission to be received by the PCSO, I submit that that commission is not allowed based on the... Not allowed. Okay. Based on the contract review. Yes, thank you. Thank you. So therefore, sana hindi nilagay niyo dito, Mr. Robles, na payment of commission kasi binabawal naman talaga. Ayan, sinabi na ni Attorney De Valle. Sana nilagay niyo payment recovery regardless kung yan ay 15 million, 20 million. Wala kang violation doon. Kasi sabi mo, okay, 50 million binayad namin for the recovery. Eh, yun talaga yung amount ng recovery. Magpakita ng resibo para pagdating sa commission ng audit, babanggain, o talagang 50 million ang ginastos nyo. Hindi mo na kailan ng kap-kap. Pero the fact na nilagay nyo dito payment of commission tapos 14% tumutugma pa kung sa anong nakalagay dito, tinugma nyo, nagbigay ka ng 14% sa sales. So again, violation na naman yan, Mr. Robles. Ayan na, nagsalita na oh. Yung lawyer ng Mr. Chair, una kasi yung contract before the review. So that one was made before the review. So while we're at the testing stage, we will adjust that according to the reasonableness of the Yes, but before you entered into a contract with any entity, okay, you should have obtained permission from the Office of the President, and you did ask for the opinion
of OGCC, and OGCC gave you this opinion, and yet hindi nyo sinunod yung sinabi ng OGCC. Ba't pa kayo humingi ng opinion kung hindi nyo susundin? Mr. Chair, the contract, kasi as I've said, came before the review. Otherwise, they would not be reviewing anything. So we kaya nga po, sir, before sana po kayo nag-enter into a contract, yun po yung patakaran eh. You should know the drill. You know the protocol. Bago kayo mag-enter into a contract with any entity whatsoever, being a government-owned corporation, there must be an opinion coming from OGCC bago kayo gumawa ng anumang hakbang. Sana may permiso, kasi yung pong sinasabi ng OGCC, may permiso sa Office of the President, at sana may permiso kayo, sana meron kayong hiningi opinion sa OGCC. Kasi kung humingi kayo ng opinion sa OGCC prior to this contract, hindi na sana itong 13 na ilagay dito. Kasi kung pumunta po kayo sa OGCC, magkakaroon po kami ng contract ha with Pacific. At kami po ay magbibigay ng komisyon. Sinabi ng OGCC, hindi pwede, bawal yan. O di wala na sanang number 13 dito, payment of commission. Sana nakalagay na rito, payment of, para maliwanag at wala kayong sabit, payment of recovery. Wala tayong problema sa payment of recovery. Mr. Robles, maski nasabi mo pa, 50 million payment of recovery, wala tayong makikita problema. As long as, sabi ko kanina, magpakita lang pagdating sa auditing ng Commission of Audit na talagang 50 million, maski na 100 million pa yan kung talagang yun ang tamang amount for the recovery of the expenses incurred as a result pag puputap ng online system ng Pacific para sa Ilot. Mr. Chairman, we have the Memorandum Circular 2023-08. Ito po yung post-execution review of contracts. So, nakalagay po ron, pwedeng pagkatapos po ma-execute, tsaka po i-review. This is exactly what happened here, Mr. Chair. Okay. August 19, 2023 po, nag-release ng opinion regarding e-Lotto ang OGCC. Mr. Del Valle, Attorney Del Valle, you follow me? Are you following me, sir? August 19, 2023, right? You have that on record, sir? Look it up. August 19, 2023. OGCC released their opinion on the e-Lotto launch. August 30, napirmahan po yung memorandum of agreement. So you have 19... wait a minute. Sorry. April 19, 2023. I'll take it back kanina sinabi ko August. April 19, 2023. Nag-release ng opinion ang OGCC pertaining to e-Lotto. Attorney Del Valle, look it up please, sir. April 19, 2023, and then August 30, 2023, nagkaroon ng signing memorandum of agreement between PCSO and Pacific Online System. August, April, May, June, July, August, 4 months. Mr. Attorney Del Valle, tama ba? April 19, 2023, nagbigay kayo ng opinion kayo dyan sa OGCC. Tama? Yes, Your Honor. Opinion number 70. Exactly. And then, meron silang 4 months para i-correct yung kanilang ilalagay dito sa contract na sinabi ng OGCC kung ano yung mga bawal. And yet, hindi sinunod. Pinagpatuloy yung mga bawal. At after 4 months, nagkaroon ng pirmahan at in-include pa rin kung ano yung mga binabawal ng OGCC. Am I right, Attorney Del Valle, sir? Your Honor, if I may, based on the opinion number 70 of the OGCC, regarding the conduct of the online betting platform, it says that PCSO should first issue guidelines with regard to the launching of this online game proposal. So it does not categorically say, at least this opinion does not categorically say that online betting platforms should not be allowed. Instead, it mandated PCSO to issue the necessary guidelines and rules that will provide for the parameters. I understand. I understand. Precisely. Correct. You're right. We're talking here about the commission, Attorney Del Valle, sa number 13, sa memorandum of agreement, where it says payment of commission, na sinasabi po ng OGCC, bawal ang commission sa during test run. Ang sinasabi kasi ni Mr. Robles, late, nauna pa yung contract.
ang sinasabi ko naman, base dito sa timeline, eh meron silang 4 months para baguhin yung kanilang guidelines. Tama ka, mag-issue ng guidelines. Whatever those guidelines are, dapat hindi kasama doon yung payment of commission. Kasi nga po, sinasabi ng OGCC, bawal yung commission. Am I right, Attorney Duvalier? Am I not confusing you or you're the one confused? Your Honor, if I may, under this same contract review, opinion number 70 rather, page 10, the commission and it reads that this commission basis arrangement for the game proponent sale and marketing of the online game tickets during the experimental test run period may expose liability, and also that basically that the commission is not allowed under the test run. Exactly. Okay, thank you. Thank you. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!